Guys, samahan nyo ako. Tayo ngayon ay magbe-bake. Pero, intro muna tayo. Yan ang aking content, adventure, baking and cooking, and OFW's life. Ayan guys, yung ating pineapple tart with matcha flavor. Thank you guys! Sana panoorin nyo hanggang huli at may matutunan kayo. Maraming salamat! Yummy! Ayan guys, simulan na natin. Panoorin nyo hanggang huli. Ayan yung ingredients natin. Flour, icing sugar, corn flour, egg, butter. Yung butter ko is unsalted, yung butter ko is salted butter, kaya wala ng asin. Pero pag salted butter ang gamit nyo, maglagay kayo ng asin. And then, importante na yung flour natin, lahat, at saka yung corn flour, at saka yung icing sugar, haluin natin at i-sifted natin para sigurado na walang buo-buo. Para pantay-pantay lahat yung mixture. Kasi minsan yung mga flour natin, lalo na yung icing sugar, nagbubuo-buo yan pag matagal sa lagayan. Kaya kailangan talaga i-sifted. Ayan na guys, tapos na natin sifted. Kailangan haluin natin ng husto para siguradong pantay ang paghalo. And then ilalagay natin yung ating butter. Make sure natin niya yung butter natin is room temperature. Kasi pag room temperature yung butter, mas madali siyang i-mix at hindi basa yung ating dough. Hindi din siya matigas na matigas, yung katamtaman lang na madali lang siyang i-masa. Kasi ito, i-hand mix lang natin kasi mas maganda siya sa hand mix. Para masiguradong pantay natin. Kaya kahit wala kang mixer nito, pwede. Kasi ihalo mo lang yung butter din at saka yung flour lahat na maging parang breadcrumb na siya. Pag mag-ano mo na yung parang breadcrumb na siya, saka mo na ilalagay yung itlog. Saka i-mix mo. Ay, may nakalimutan ako ah. Nakalimutan kong ihalo yung matcha ko. Dapat nakahalo yan sa flour. Ayan, ihuli ko na lang. Ipaunti-untiin ko na lang yung aking matcha. O, diba? Makalimutin. Kaya, yung matcha ko dyan is 3 tablespoon lang yan. Kasi, first time kong maglagay ng matcha. Kaya, sa baka mag-ano siya. Para unti-unti lang muna. Kasi baka ayaw din ng mga alaga ko pag masyadong malasa yung matcha. O di. Kaya tatlong 3 tablespoon lang muna. And then itry lang din na i-mix ng maayos. Ayan, kailangan lang ng lakas. O, diba? Masarap kumain, pero medyo matrabaho. I
masa mo lang siya hanggat na yung lahat ng dough is mag-form na siya, tapos malinis na yung bowl, ibig sabihin okay na siya. And then pagkatapos mo, habang i-prepare mo yung ibang ingredients mo, takpan mo siya ng basa na cloth, yung malinis na basa na cloth, para hindi siya mag-dry. Kasi pag hindi mo siya takpan, nakatiwangwang lang siya, magda-dry yung dough natin, magka-crack siya. And then yung aking tawag dito, pineapple filling, binili ko lang yan kasi dito pwede ka nang makabili, hindi mo na kailangan magluto, bili ka na lang at ibilog-bilog mo na lang sa kung anong size na gusto mo. O, diba? Madali lang siya. Matrabaho lang. And then, yung ating dough, yung cookie dough natin, ibilog din natin, depende sa laki na gusto nyo. Ako, ginamitan ko yan ng maliit na ice cream scoop. Kung napanood nyo yung unang, yung basic na tawag dito, yung pineapple tart, same lang din to. Pero ito yung measurement nito, iba kasi mas marami ito akong ginawa. Kasi marami akong bibigyan. Kaya simple lang yan, depende lang sa inyo kung paano nyo ilagay, kung paano yung discarding nyo na ilagay yung pineapple sa loob niya. Kung mayroon kayong cookie cutter, maganda din yung cookie cutter, i-cut nyo lang siya, tapos yung pineapple peeling nyo, ipatong na lang sa taas, yung makikita mo pa talaga siya, naka-decorate lang siya sa taas, na parang corona, sabay ganun eh, corona talaga. Kasi marami namang style ng paggawa ng pineapple tart. Pero yan kasi mas madali sa akin. Easy lang, simple, walang maraming design-design, walang kaik-ikan. Kaya lang, kailangan mo talaga yung tiyaga sa paggawa. Kaya, pag may tiyaga, may nilaga. Pero yan, pag may tiyaga, may kakainin ka na masarap na matcha pineapple tart. O, diba? Naghugot pa talaga. Kaya guys, salamat sa inyong panunood. Sana mayroon din kayong matutunan ulit sa akin. Kasi kaya ako gumawa nito. Kasi Chinese New Year, karamihan ng mga Chinese New Year, ano nila, eh, mayroon talaga silang pineapple tart. Parang yan ang alaswerte nila. Isa sa mga swerteng cookies nila. So, gumagawa lang ako ng pineapple tart pag mag-Chinese New Year. Once a year. And then, yung aking egg wash. Inaluan ko ng konting yung itlog, ginaluan ko ng konting tawag dito, fresh milk, para hindi siya ganun ka-brown, kasi pag puro itlog lang yung sa igwas natin, ma-brown na brown yung ating cookie. Kaya, ayan na, ibibake ko lang siya sa 170 to 180 degrees, 15 minutes, ayan na guys, luto na. Ayan, bango-bango na siya. Umaalingasaw yung amoy ng matcha. Kaya pati ang aking aso ay nakikiamoy din. O, diba? Cute niya. O, kayang-kaya niyang yan tumayo. Bango Marielos. Bango ng aking matcha pineapple tart.
Sarap. Sarap. Makanchi. Ayan na guys, malamig na siya. Ilalagay ko na sa Tupperware. Kailangan malamig na malamig. Kaya maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sa inyong panonood. Sana hindi kayo nagsasawa sa panonood. At pag na inyo nagustuhan, please don't forget to click like and subscribe. Maraming salamat. Thank you for watching. Hanggang sa susunod. Thank you.